Hey guys, good day to everyone. It's Jordan. So today is October 20 and it's 5:51 PM. Pero 7 PM na kasi umuulan. And ngayon, so kasi yung title, share ko yung mga experience ko nung first term, which is yung prelims namin. Dahil prelims pa lang, grabe yung pagod, parang pang finals na talaga. So, yun nga no, yun, let's start! Kung natatandaan niyo yung first video ko about ngayon, ngayong second year college as an Archi student, yun yung first week, diba, sabi sa inyo wala pa masyadong ginagawa, ganyan. Kasi wala pa naman talaga masyadong ginagawa, and orientation pa lang ng mostly sa mga subjects. So, yung week na yun, after ng grabe, doon na kami binigyan ng mga plates, ayan. Tapos sunod-sunod na rin yung mga activities na binibigyan ng mga minor subjects, no? Tapos, ayun, ang ginagawa ko pag ganun, inuun ako yung mga minor subjects kasi, ewan ko, hindi ko alam. Ayun nga pala, ginawa ko tong video na to kasi baka mamaya maumay na kayo sa K-pop related videos ko, no? Gusto ko naman i-share yung buhay ko. Yun nga, may mga plates kami na wala pang grade, hindi pa lumalabas, or hindi ko alam po ipapakita nila or what. Siguro abang-abang na lang ata kami sa grade namin sa e-learning, no? So yun nga pala guys, yung video na to, hindi ito masyadong magtatagal kasi ano lang naman to, just sharing some thoughts, experiences, ganyan. Na yun, parang kumukulot lalo yung buhok sa stress. Hindi ko alam kung bakit. So when it comes to struggles sa online classes, andyan yung mga kaklase ako na mahina yung signal, tapos yung data na uubos agad dahil alam ko malaki ang consume ng data when it comes to Google Meet and Zoom classes kasi doon kami madalas nagsisynchronous, no? Bigla-bigla nawawala ng kuryente, ganyan. Madalas nangyayari yan. Yung mga kaklase ko nagkakasakit dahil sa stress kasi nga, duro mo parang patong-patong yung gagawin mo. And ayun, overloaded kasi kami ngayon. Ngayong second year, first sem, 28 units kami. So, meron akong klase simula 7 AM to 9. Pero may mga breaks naman yun. Alam nyo ba yung mga breaks na yan? Ang bilis lang lumilipas. Parang saglit ka lang tatambay, ilang hours na yung, or ilang minutes na yung lilipas. Meron pang mga, alam mo yung mga minor subjects na pag nagbigay na activity, kala mo major. Nakakahiya naman sa kanila. Kung tatanungin niyo ako kung may natututunan ako ngayong OL class, siguro sa mga subjects lang na nag-discuss talaga. Minsan nga may mga subject na kahit na nag-discuss, hindi ako, wala akong masyadong natututunan kasi alam mo, may mga distraction sa paligid mo, tapos nakakaantok din kasi nasa bahay ka lang, kama mo andyan lang sa tabi. So, ayun, minsan din, ayun, kulang ako sa tulog. Actually, yung body clock ngayon, sirang-sira na as in. Ang tulog ko minsan, kaya rin na, magnanap ako ng 9 PM, gigising ako ng 11 PM, tapos afternoon, mga next na tulog ko, 4 AM, 3 to 4 AM, yun, ganun yung mga tulog ko. Eh, may mga classes ako na 7 AM, so yun, struggle talaga. May mga break, ayun, dun ako natutulog. Minsan, kulang din, kasi minsan ang break lang namin, 1 hour ganyan. So kung tatanungin nyo ako kung ano nga ba masabi ko sa online classes, for me, hindi applicable yung course namin when it comes to online classes kasi more on skill related kami. And ayun, parang kunyari na pag may concern ka or something, hindi agad-agad mapipinpoint dahil pipicturean mo yung plate mo eh. So, syempre minsan may mga picture na nadidistort, ganun, pag na konting galaw mo lang sa ano mo. For me, mas okay na yung nakikita mo mismo kung saan ka nagkakamali. Ginagamit namin server ngayon is Blackboard. Yun, dun kami madalas nage-exam, nag-quiz. Nagpapasa ng mga requirements, yan, dun kami sa Blackboard. Sa plate naman, meron mga profs na hindi pa nagbibigay ng grade. So, hindi ko alam kung ano yung grade ko sa iba. Ngayon naman, magpapakita ko sa inyo ng mga plates ko. Well, hindi ako ganun kagaling talaga when it comes to drawing buildings, ganyan. Kasi wala akong talent sa ganun. Hindi ko nga alam kung bakit ako nag-arty. Oh, wala akong talent sa pag-drawing ng mga buildings talaga. Tapos, ang confident lang ako pag nag-posters, ganyan-ganyan. Yung mga cartoon-cartoon drawings, ganyan.
yun, dun ako confident sa mga calligraphy eme. Papakita sa inyo yung iba kong plate. Hindi naman ako ganun ka-confident sa kanila. Papakita ko lang sila sa inyo para pagdating ng second year, meron kayong idea kung ano yung mga plates na gagawin nyo, no? So, umpisa natin sa history of architecture. Ipa-flash ko na lang dyan sa screen, no? So, yan. Yung nakikita nyo yan, portfolio namin yan. Bali, limang drawing yan ng Romanesque. Limang drawing na building. Ang ginamit namin na pang-render dyan, lapis. Lapis lang. Tapos, ayun. Eh, hindi pa naman ako ganun kagaling mag-render when it comes to pencils. Ganyan. Tapos, after nyan, may quiz kami. Comparative analysis. Itong categories yun. So, ilalagay ko dyan. Yan. Ang grade ko dyan sa comparative analysis, 90%. Not bad, diba? Not bad. Tapos magbigay ng prof namin dun. Ngayon naman sa visual communication 5. Hindi ko alam kung visual technique to sa ibang school. Kasi alam ko yun yung tawag nila dito. So ang una namin plate is favorite architecture, favorite building. So ang pinili is Seoul National University Museum of Arts. Ginamit namin pang render or material is oil pastel. Yun yung second time na gagamit ako ng oil pastel as in na maayos. Yung second plate naman namin is yan, same building pero ang gamit naman namin is watercolor. Diyan ko na-enjoy yung watercolor kasi hindi ko talaga trip yung watercolor as in kahit dati pa. Hindi ako sanay mag-watercolor. After naman yan is ito, scaled model. Hindi rin ganun kaayos yung paggawa ko ng scaled model kasi 3 days ko lang atang ginawa yan. And yan lang yung mga plates na kaya kong ipakita sa inyo kasi hindi ako confident talaga sa iba eh. Okay lang, sige, judge nyo na ako kasi hindi naman talaga ako ganun kagaling mag gumawa ng plate na nga pala ngayong online classes. Siguro applicable to sa lahat na halos lahat nagbe-breakdown ngayon and ang lonely ko ngayon kasi iba pa rin yung presence ng mga kaibigan mo pag nandyan sila sa tabi mo ganyan, or nakikita mo sila unlike sa virtual. Nakailang breakdowns din ako and nakailang sabi na ako na gusto ko na mag-drop kasi nga sobrang hirap pa rin mag-adjust for me. Kahit nga ngayon, hindi pa rin ako masyadong kapag-adjust. So yun, shout out sa mga kaibigan ko na patuloy pa rin lumalaban, no? Kahit na gusto mo mag-drop, no? So shout out kina Nika, kina Dom, kina Darren, yan. Yan kami apat yung madalas na nagtutulungan talaga when it comes to mga requirements kanyan. Tapos sa mga nag-online classes din dyan, laban lang kasi malapit nang matapos ang first sem. No, so kaya niyo yan. Kaya natin yan. Okay lang na mag breakdown, okay lang na take a break or rest ganyan kasi we deserve that. Thank you guys for watching. If you guys like this video, please don't forget to like, subscribe. Don't forget to miss Jordan, your YouTube vlogger. Bye.